Thank you.
ng mga Jewish people, ang mga katagang ito, when Isaiah wrote his words to Israel, sila ay nasa Babylon bilang captives. They were suffering under the wrath of God's chastisement. It was a result of their rebellion and idolatry. Kinalikuran nila ang Panginoon, kinalimutan nila ang Panginoon, gumawa sila ng mga ribolto, at sinabi nila sa kanilang mga sarili, itong ribultong ito, ang aming Diyos at siya ang nagligtas sa amin mula sa pagkahalipin sa Ehipto. Kaya ang Panginoon ay nagalit sa kanila. At ginamit ng Panginoon ang Babylon, si Nabucodonosor, o sa ngayon mga Iraqis. Babylon is the ancient name of Iraq. God used the Babylonians, the Iraqis, to captivate them at kinuha sila, dinala sila sa Babylonia. The walls of Jerusalem were in ruins. It was completely destroyed. The holy temple of Jerusalem was demolished by the Babylonians. And their sons and their daughters were carried away to Babylon, to Babylon as captives. Israel was completely devastated and helpless. At sa sitwasyon ito, Israel felt that they have been abandoned and forsaken by the Lord. Iniwan na kami ng Panginoon, hindi siya nagiging matapat. Doon sa kanyang pangako kay Abraham, Isaac, at Jacob na mga ninuno namin. So the message this morning, the message of God in our text, applies to the Israelites, it applies to the church, and it applies to us as individual believers in Christ. Wow. Balikan natin yung verse 14. Ang sabi nila sa verse 14, but Zion said, the Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Tama ba ang Israel sa pagsabi na sila ay iniwan at tinalimutan ng Panginoon? Of course not. We know that they were wrong and we know that they're suffering in Babylon because of their rebellion and idolatry. Sila ay pinalo ng Panginoon. How many sa atin at one time in our lives have thought na tayo ay iniwan ng Panginoon kagaya ng naisip ng mga Israelites? Alam niyo po, ang buhay ng isang anak ng Panginoon hindi lagi ay nasa tugatog ng pananampalataya. There are times in our lives, especially when there are trials and testings and troubles, there are times that we question whether there is God or not. There are times that we question whether we are really safe or not. May mga panahon na tatanungin mo sa sarili mo kung nandiyan ba talaga ang Diyos na maagapay sa iyo o hindi. Even the heroes of faith experience a something. Yung mga malalakas sa pananampalataya noong Old Testament times, even in New Testament times, naranasan nila yan. Take for example the life of Gideon. Yung mga matatagal ng Kristiyano dito, kilala nyo kung sino si Gideon. He's a warrior of God. Amen. Siya yung nagdala ng mga 300 soldiers para magiging matagumpay ang Israel sa laban. He's a man of faith. Noong siya ay lumusog sa mga kalaban, naniniwala siya na ang Panginoon kasama niya at siya ay nagtagumpay. Pero at one time in his life, he questioned whether God is with him or not. Basahin mo sa inyo sa Judges chapter 6 verse 13 ang sabi. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? Kung ang Diyos ay nasa atin, bakit tayo ay naging alipin ng mga Midianites? And where be all his miracles which our fathers told us of saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Sabi ni Gideon, napakaraming kwento ang mga ninuno natin na ang Diyos na kanilang pinaglingkuran ay gumawa ng milagro sa Egypt. Meron silang kwento na sila ay tumawid sa Red Sea.
na ginawa ng Panginoong Diyos na highway. Meron silang kwento na pinaulan ng Panginoong Diyos ng tinapay galing langit. Meron silang kwento na nagpagala ang Diyos ng mga hangir sa pamamagitan ng mga coins sa ilan para sila mabuhay. What is that story? Bakit tayo pinabayaan ng Panginoon? Here is a man of God, a man of faith, a hero of faith na nagpo-question sa Panginoon. So, minsan, it is natural because of our humanity. It reminds us that we are but dust. Nakagaya ni Gideon na kinuwestiyon din niya. Pero si Gideon, hindi natapos ang buhay niya sa ganito, isang karanasan lang yan. Ang sinabi ng Panginoon, Gideon, go and fight your enemy and I will give you victory. Kaya si Gideon ay isang judge ng Israel noong araw. At siya ay nagiging matagumpay. Si David, King David is accepted by all religion as king. Best king of Israel. King David, he is a man after God's own heart. David did not claim, I am a man after God's own heart. Hindi tao ang nagsabi na, David, you are a man after God's own heart. It was God himself who declared, he is a man after my own heart. David killed Goliath because of his strong faith. Pero si David, kung pag-aralan ninyo ang buhay lang, napakaraming pagsubok ang dinanas sa buhay. He even fell into sin by murdering Uriah and having a relationship with Bathsheba. At dumating sa kanyang buhay, sa Psalms chapter 22 verse 1 and 2, ang sabi ni David, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my glory? Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and I'm not silent. Nananalangin Panginoon, pero hindi ka nakikinig. Here's a man of faith, a man after God's own heart, a hero of faith. Ipinapakita ng Panginoon sa kanya na siya ay isang abo lamang, na kung walang biyay ng Panginoon, wala siya dapat ipagmalaki. And then Elijah, sa 1 Kings chapter 19 verse 10, you know the story of Elijah? Nagkaroon ng hamunan sa Mount Carmel para patunayan kung sino ang totoong Diyos, yung si Baal o ang Diyos ng Israel. 450 prophets of Baal. Nagkaroon sila ng hamunan, gumawa ng altar, dalawang altar. Altar para kay Elijah, altar para kay Baal. Nauna yung mga propeta ni Baal, imagine 450 prophets, pagan prophets, kneeling down and crying, tinatawag nila sa Baal para sunugin yung kanilang offering. Sinugat na nila ang kanyang mga katawan para ipakita ang kanilang pagmamakaawa sa kanilang Diyos. Pero walang nangyari. Sabi ni Elijah, sige, tawagin niyo pa, baka natutulog yung Diyos niyo, hindi pa nagigising. Walang nangyari. Noong si Elijah, it was the time of Elijah to prove that his God is the real God. Sabi ni Elijah, gumawa kayo ng kanal sa palibot ng altar. Buhusan nyo ng tubig at itong altar, buhusan nyo ng tubig. And then Elijah shouted, Lord God in heaven, prove to them now that you are the true God of heaven and earth. And a fire came down from heaven at sinilaban yung kanyang altar, pati bato na tupo. At yung mga 450 na prophets of Baal and Asherah, lahat pinagpapatay yun. What a faith! Very strong faith! He is a man of faith, a hero of faith. Pero tignan yung nangyari. Pagkatapos nangyari, pinahanting ni asawa ni Jezebel si Elijah. Tumakbo siya, pumunta sa isang lugar. At doon umiyak, tignan ninyo, nawala siya para ng palataya. 1 Kings 19:10.
And he said, Elijah, I have been very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with the sword. And I only am fed and I'm left, and they seek my life, take it away. Gusto nila magpakamatay, sabihin, iniwan ako, bakit ako mag-isa ngayon, Panginoon? Ako naging matapag sa'yo. Ako ay tumindig para sa'yo, pero bakit ako ngayon? Ako'y nag-iisa. He is a man of faith, but one time in his life, he experienced discouragement. He experienced that he was alone. But of course, he was not alone. He was not alone. God was with him. And God revived him. Si John the Baptist. Di ba si John the Baptist, he is the forerunner of Christ? Sabi niya, behold the Lamb of God. He's taken away the sins of the world. Alam niyo ba si John the Baptist, minsan nagkaroon din ang pagdududa kay Jesus Christ? Basahin natin, Matthew 1:24. When John the Baptist heard in prison, kasi ikinulong siya, si John the Baptist, about the things that Christ was doing, he sent some of his disciples to him, to Christ. Tell us, they asked Jesus, are you the one John said was going to come, or should we expect someone else? Ikaw ba talaga ang Messiah? Ikaw ba talaga ang tagapagligtas? Jesus answered, go back and tell John what you are hearing and seeing. So nakatunayan nila na si Jesus Christ, he is indeed the Messiah. Simon Peter, sa lahat ng mga disciples, sino mas pinakamatapang? Si Pedro. Pinilas pa niya yung tainga ng isang Roman soldier when he arrested Christ. But when Christ was going to Calvary to be crucified, Peter, this very courageous disciple, denied his Lord Christ. Si Thomas, isang disciple, he witnessed all the miracles performed by the Lord Jesus Christ. He heard the preachings of the Lord Jesus Christ. And yet, after the crucifixion of Christ, he never believed that Christ rose from the dead. Ang sabi ni Thomas, I don't believe if I don't see. Hindi ako maniniwala, kaya nagpakita ang Panginoon at hinawakan ni Thomas yung kanyang mga sugat sa kamay at ang giliran. At doon naniwala si Thomas na si Jesus Christ ay nabuhay na matuloy. So what happened to Israel was that their suffering is a result of their backsliding and rebellion against God. Let us look at the reason why they are taken into captivity in Babylon. Back in Deuteronomy chapter 21 verse 1 and 2, kailan yung warning ng Panginoon sa kanila. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of all the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken into the voice of the Lord thy God. Yung blessing ng Panginoon sa kanila ay conditional sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Tingnan niyo sa verse 47 and 48. Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee, like the Babylonians, in hunger and in thirst, and in nakedness and in want of all things, and he shall put a yoke of iron upon thy neck until he hath destroyed thee. So, alam natin na ang mga Israelites, hindi tama yung kanilang sinabi na iniwan sila ng Panginoon, but they were suffering the chastening wrath of the Lord against them. So in this situation, yan ang nangyari sa mga Israelites, but there are times also in our lives, hindi kagaya ng mga Israelites na pinaparusahan sila ng Panginoon dahil sa kanilang rebellion. There are times in our lives na kahit tayo magiging matapat sa paglilingkod sa Panginoon, there are trials that the Lord allows us to experience to make us strong. Kagaya sa nangyari kay Job. Job experienced those trials na
lahat ng kayamanan niya nawala, and even his health. His 10 children, sakay-sabay na namatay. But we know na yun ay pagsubok ng Panginoon kay Job. Look at how the Lord answered their complaint. Sa verse 15. Sa verse 15, can a woman forget her sucking child that she should not have compassion on the son of her womb? Sa pagsagot ng Panginoon sa complaint ng Israel, the Lord used as an analogy about the love of a mother to her babe. Why? Sapagkat ang pinakamabuti, the best love in human experience, is the love of a mother. Walang makapantay sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, sa kanyang baby. In times of trouble, nobody stands beside you than that of the mother. Marami akong nasaksihan na kaso ng mga kabataan sa mga family courts na yung bata, makita mo, magnanakaw talaga, adik talaga, sa mukha pa lang, sa tato pa lang sa katawan. Talagang umaamin na talagang nag-snaps, nagnakaw, nag-rape. Umaamin na talagang adik. Pero may isang tao na nasa likod ng bata na yun. Palagi akong nakikita, isang nanay. Nagsasabi, Judge, mabait po ang anak ko. Pagbigyan niyo po, naligaw lang po ng landas. Nanay ang naroon. Palagi nandiyan. You know, when Jesus was arrested and crucified in the cross of Calvary, lahat dinalikuran siya, even his disciples. They forsook Jesus. Iniwan siya. Pero merong isang tao na naiwan doon sa paanan ng cross na hindi siya iniwan. Sino yun? It was his mother. Kaya ginamit ng Panginoon bilang analogy ang pagmamahal niya sa mga Israelites at sa atin na kanyang binili. Nasabi niya, ang isang ina hindi na pwedeng iwanan yung kanyang anak, yung kanyang baby. Because that person, the mother will never, hindi niya iwanan. She remained standing there. Nakagaya noong panahon ni King Solomon, maalala ninyo yung kwento doon sa experience ni King Solomon. Dalawang babae, may nag-aaway, nag-aagawan ng baby, kung maalala ninyo. Sabi ng isang babae, natutulog ako sa gabi. Namalayan ko na lang na yung baby niya nasa tabi ko ay patay. Pero namukhaan ko, hindi yun yung anak ko eh. Anak nito. Isabi naman yung isa, hindi. Anak ko itong buhay, anak mo yan patay. Pero talagang isinuits, nagkaroon ng baby with him. In his wisdom that God gave him, anong sabi ni King Solomon? Bigyan niyo ako ng sword. Para walang away, hatiin natin yung baby. At paghatian ninyo, para walang away. Pero yung totoong ina, remember this, yung totoong ina, anong sabi niya? Mahal na hari, sige huwag niyo akong hatiin. Ibigyan niyo na lang sa kanya. That is the instinct of a mother. Pero yung hindi totoong ina, anong sabi niya? Mahal na hari, hatiin mo na para walang away. Anong sabi ni King Solomon? Ito ang totoong ina. See, ginamit ng Panginoon ang pagmamahal ng isang ina. I can relate to this because I know how my mother loved me. I know how my mother loved me. Noong ako'y nasugatan, high school na ako noon, binuhat ako ng nanay ko mula sa baryo namin papuntang sentro. Dito sa likod, binuhat ako para dalhin sa klinik. Ganon ang pagmamahal ng isang ina. And you know, you can relate to that. You can relate to that. So, ginamit ng Panginoon na iyong pagmamahal ng isang ina. This is the picture of love God wants to tell Israel as in our text. Kaya sabi ni Abraham Lincoln, no man is poor who has had a godly mother. No man is poor who has had a godly mother. Yung message nito, dapat sa Mother's Day. Ano, pero okay mag-alalas, diba yun? Years ago, meron isang ina, many years ago, meron isang ina na
pumatawid sa kabundukan ng South Wales sa England, dala-dala niya ang kanyang baby. At habang siya naglalakad sa kabundukan ng South Wales, inabutan siya ng malakas na sandstorm. Yung snow ba? Sandstorm, snow. At hindi nakatawid sa bundok na natapunan sila ng yelo na mag-ina. Noong nakita ng mga rescuers yung mag-ina, ito ang kanilang natuklasan. Ang ginawa ng nanay, inalis lahat ang kanyang makapal na robe na suot-suot, lahat ng damit inalis. At ibinalot doon sa kanyang anak, sa kanyang niyakap para maprotektahan sa snow. At noong nahanap ng mga rescuers na matay yung ina, yung baby buhay. Alam niyo ba po ba kung sino yun? Yung batang yung lumaki. At siya ay nagiging isa sa pinakamagaling na Prime Minister ng England, ng Great Britain. Siya si David Lloyd George. That was how his mother protected him when he was still a baby. Ginamit ng Panginoon na analogy, yung pagmamahal ng isang ina. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, He is saying that His love to His people is beyond the love of a mother to His child. Mas matindi pa, sabi niya. Mas matindi pa ang aking pagmamahal sa aking mga anak kaysa sa pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Basahin natin sa verse 15, yung dulo ng verse 15. Yeah, they may forget, yet will I not forget. Ang sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites, a human mother may forget her child, but God will never forget nor forsake His children. Sapagkat marami kasi mga ina na sa laulat eh. Kapag na tayo ay nakakapanood ng news sa TV at para madalas natin nakikita, isang ina ay tinatapon yung kanyang baby. Iniiwan sa gilid ng kalye. Iniiwan sa harap ng simbahan. Inilalagay sa karton at inilalagay sa basurahan. Tayo ay nalulungkot sapagkat hindi normal, mga kapatid. It is shocking because it is not natural. Ang instinct ng isang ina ay alagaan, mahalin ang kanyang anak. Merong pagkakataon sa buhay ng mga Israelites doon sa 2 Kings chapter 6 verse 28 to 19 na nagkaroon ng matinding taggutom sa Israel. Inugpog sila ng Assyria at hindi sila makalabas hanggang sa wala ng pagkain doon sa loob sa city of Jerusalem. At merong dalawang babae na nagkasundo na lutuin nila ang kanilang anak para yun ang kanilang pagkain. At sabi ng isang ina, nagreklamo doon sa king ng Israel, sabi niya, nagkaroon kami ng kasunduan, niluto namin yung anak ko. Susunod, lulutuin namin ang anak niya, pero hindi na tumalima doon sa aming agreement. So may mga nanay na sa laula. May mga nanay na hindi maayos. Pero sa mga anak ng Panginoon, tayo ay maayos na magulang. Akin ay nararapat lamang. So God says, even this, kahit may mga ina na hindi totoong nagmamahal sa kanyang mga anak, but I will not forget you. My love to you is beyond the love of a mother. Sa Psalms 27 verse 10, tandaan nyo, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Sapagkat may mga magulang na nagpapawala sa kanilang mga anak. And actually, this is one of my life verse. Because alam naman ninyo, lumaki ako na hindi ko, iniwan ako lang ng tatay ko, hindi ako nirecognize, hindi niya ako kinilala. At ito ang pinanghahawakan ko noong ako mula ako'y bata pa. When my father forsake me, the Lord shall take me up. Amen. At Panginoon, ang aking nilapitan at pinagkatiwalaan, sa verse 15, I will not forget you, sabi ng Panginoon. His promise was first given to Israel, but it is also a promise to the church, and it's a promise to us individually as children of God. Amen. Remember this, God's promise for you and for me is this, God will never leave us nor forsake us. Amen.
hindi ibig sabihin na bilang anak ng Panginoon, wala natin yung problema na encounter sa buhay. Hindi ibig sabihin na lahat ng gusto natin makukuha na natin. Ang sabi ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Sapagkat minsan yung mga trials sa buhay, pinakaintulutan din ng Panginoon, sapagkat minsan, kailangan tayong lumimon sa Kanya. Verse 16, tingnan natin, verse 16. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands, thy walls are continually before me. Para ibigay sila sa Israel ang assurance of His love, the Lord told them that they were graven or engraven upon the palms of His hands. Wala pa akong nakita na nagpatato sa palad. May nakita na kayo? Note what the Bible, please take note that it did not say, the Lord God did not say, I have graven thy name in the palms of my hands. Hindi yan ang sinabi niya. Or itinatuko ang iyong pangalan sa aking palad. Hindi yun ang sinabi ng verse. Ang sinabi, I have graven thee upon the palms of my hands. Ikaw ay iniukit ko sa aking palad at hindi kita pwedeng kalimutan. Kung tattoo lang yan, pwedeng matanggal. Kung pangalan mo ang iniukit niya sa kanyang palad, eh may mga tao na magkakapareho ng pangalan. Sa mga talagbak, makapakumuha ka ng NBI clearance, ito maraming incident nangyayari. Maraming incident na pagkukuha ka ng NBI clearance, sasabihin sa NBI, Sir, meron akong kaso na murder. Kasi may kapangalan ka. Ang gawin niyo pag nalunod, tingnan yung birthday, makakaibigan sa lugar yan. Minsan, yung iba, hinukulog na sa NBI yan, hindi ka na pa-uuin. Kapag ka heinous crime yan, tatawagan nila yung korte, nandito po ngayon, oo, totoo yan, may warrant ko para sa itong taong ito, i-deliver at pulong ka na. So ang sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na I have graven thy name, kasi baka may kapangalan ka. Itinatuko ang picture mo, no. Ang sinabi ng Panginoon, I have graven thee upon the palms of my hand, ikaw mismo, tayo mismo ay inukit niya. The word engraved means cut into, to carve, and to inscribe. And what is the proof of that love? Na tayo ay talagang inukit, inilagay niya sa kanyang palad. John 3:16. For God so loved you. So loved you that He gave His only begotten Son. Jesus Christ was crucified in the cross of Calvary. Pinako ang kanyang palad, ang kanyang kamay. Tinusok ang kanyang katawan. At yun ay marka na ikaw ay inukit ng Panginoong Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak. Ebidensya ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Amen. He died for us. Now, when Jesus was nailed on the cross in our place, that is, He engraved you and in me in the palm of His hands. His disciples saw those glorious wounds of eternal love after He rose from the dead. Sa John chapter 20, verse 20. And what He had said, sabi diyan, He showed unto them His hands and His side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Jesus told Thomas to put his fingers into those nail prints in His hands. Doon sa Isaiah chapter 53, verse 5, but He was wounded, Jesus Christ, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Jesus has already done the most important thing for you and for me, and that is by giving His life on the cross so that you and I will live eternally. I repeat the verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi sinabi, for God so loved the world that He established a church. No. For God so loved the world that He gave the Ten Commandments. No. For God so loved the world that you can do good works. No. For God so loved the world that He gave
His only begotten Son, who is the only way, the truth, and the life. That whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Let us remember, with great gratitude, the words of John chapter 15, verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Christ died for you. Tayo dapat ang ipako sa cross. Tayo dapat ang parusahan. But because of His love, the love of God to us, inukit niya tayo sa kanyang palad, sa kanyang tagilid, sa kanyang paa. And that is the evidence of His love for you and for me. Amen. Kasi tatu lang, ang tatu po itanggalin, pero yung nail pierce, that is a permanent evidence of His love for you and me. Romans 5:8. Amen. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Sino ba sa atin ang halamang dapat na maligtas? We are not. We are all sinners, unworthy. So ang tanong, is it true that the Lord had forsaken the Israelites? No. Sa matter of fact, many years after that, nilimun ng Panginoon yung kanyang covenant kay Abraham, Isaac, and Jacob. After World War II, the Allied forces, Great Britain and the US and the Allied forces did a great thing. And they established, they declared by means of the so-called Balfour Declaration that Israel, very small parcel of land, kagaya lamang ng Luzon, mas malaki pa ang Pilipinas. Sa atin, ang population natin ngayon ay approximately 109 million. Sa Israel, ang population 7 million lamang plus. Nakakaliit na land area surrounded by great, massive lands of the Arab people. But because God is faithful to His covenant to Abraham and Jacob, but because God is faithful in His word when He told them during the time of Isaiah, I have not forgotten you, hindi ko kayo nakalimutan. The nation of Israel was declared an independent nation in 1948. At yung mga innovations na ating ine-enjoy ngayon, tignan ninyo, many of them were invented by Israeli people. Marami sa kanila ang recipient ng award, ng ano yung award na yun, yung nagbibigay lagi ng award? Nobel Peace Prize. Mga inventors, mga cellphone ninyo, kamay ng Israel yan. Yung Waze, kamay ng Israel yan. Marami. In spite of the rebellion, their backsliding, God's love for them remains the same. As a matter of fact, during the 7 years tribulation, bababa ang Panginoong Jesus sa lupain ng Israel, and Israel will be the leader of all nations. Sa 1,000 years or millennium, Israel will be the leading country of all the world. Ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa kanila ang kanyang salita. Sino ba yung mga propeta na nagdi-declare ng salita ng Panginoon para malaman ng tao ang kalooban ng mga tao? They were Jewish people. Can you name a prophet who is a Gentile? There is none. All of them are Jewish people. Ipinagkatiwala sa kanila ang pagsusulat ng Biblia. For the authors of the Bible, they were Jewish people. At ipinagkatiwala sa kanila ang Messiah. Amen. The Lord Jesus Christ is the Son of David. Grandson of David. He is a Jew. That is an indication of God's faithfulness to His covenant and His love to the people of Israel. In the same manner, that God's love for you and me will never change. Noong tayo tumanggap sa Panginoong Jesus na ating tagapagligtas, that love is an everlasting love.
He has promised that He will never leave us nor forsake us. The question this morning is this. Honestly, are you a child of God? I am not asking if you are a member of this church, because you can be a member of this church but not a child of God. Judas was a member of the first church. The pastor is Jesus Christ Himself, and yet Judas died unsaved. Are you a child of God? I am not asking whether you are a good person or not. I am not asking whether you are unprofessional. I am not asking whether your parents are saved or your spouse is saved, because the relationship with God is personal. Mayroong warning din sa Bible, sinabi niya, pagdating ng Panginoong Jesus sa second coming, dalawang mag-asawa, nakahiga sa isang higaan. Yung isa kinuha ng Panginoon, yung isa na iwan. Why? Because being a child of God is a personal relationship with God. I cannot accept Jesus Christ as my Savior in behalf of my children. I cannot accept Jesus Christ for the salvation of my life, because that is a personal decision and personal relationship. So the question that I want to leave to you is this: are you a child of God? Are you saved? Tinanggap mo na ba siya sa iyong puso niyong tagapagligtas? Remember this. We cannot be saved by the blood of religion. Right. We cannot be saved by the blood of the Ten Commandments. We cannot be saved by the blood of good works. Because if we can be saved by other means, hindi na dapat ipinako si Kristo sa cross. We can only be saved through the Lord Jesus Christ, because John 14:6 says, Jesus is the only way. It's the only truth. It's the only life. No man cometh unto the Father except through Him. Do you have Christ in your life? Did you accept Him in your heart as your Lord and Savior? That is the only way whereby we can go to heaven. Let us pray. Thank you, Lord. Sa umagang ito na ipinahalala po ninyo sa amin, kagaya ng Israel na iyong pinili, ang iyong walang hanggan na pagmamahal sa amin, sapagkat yan ay iniupit mo sa iyong palad, sa iyong tagiliran, sa iyong paa, ang iyong pagmamahal sa amin bilang tanda na kami ay iyong mahal, Panginoon. Subalit sa umagang ito, aking panalangin ay nawa lahat ng nandito at lahat ng nanonood, Panginoon, ay masumpungan nila yung kaligtasan na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na lahat ay maniniwala, manampalataya at tumanggap sa aming Panginoon Jesus na kanilang tagapagligtas. Sa pagkakasabi sa Bible, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. At sinabi mo rin sa iyong maganda salita, but as many as receive Him, to them get the power to become the sons of God. I pray, O God, that we save souls this morning. Wala kaming kakayahan, Panginoon, na pag-uhin ng pag-iisip, gumawa ng decision para sa iba. I pray that the Holy Spirit would speak this morning and save some souls this moment, O God. Habang lahat ay nakayoko at nakapikit, habang lahat ay nakayoko at nakapikit, I will give this short invitation. Ito ang pinakamahalagang decision na gawin mo sa iyong buhay. That is to receive Jesus in your heart as your Lord and Savior. If that is your prayer this morning, Pastor, please help me. Please guide me. I want to receive Jesus in my heart as my Lord and Savior. Naniniwala ako na siya ang namatay para sa akin, ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa akin. I want to receive Him this morning. Please raise your hand and I will pray for you. Meron po ba? Meron gustong tumanggap kay Kristo niya ng kanyang kapagligtas sa umagang ikaw? Huwag po kayong mahiya.
Papakamaya, meron po ba sa mga nanonood? Meron po ba? You want to the Lord? I want to receive you in my heart. I want to be saved. Okay. Doon sa mga nanonood at dito kung meron man, nahiya kayo. Please follow this prayer. Ito ay gamit yung personal na panalangin. Guide lamang ito sa inyo. Guide lamang. Ito ang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Ako po'y nagpapasalamat sa maliwanag na mensahe na aking nalaman na aking tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ibinigay mo at namatay sa krus ng Kalbaryo kung makapagligtas. Sa umagang ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko ang Panginoong Jesus na aking sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin, sa pagmamahal mo sa akin. At tulungan mo po ako na sumunod sa inyo, mamuhay ayon sa iyong kaluluwan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito'y aking dinadalangin. Amen. Kung yan ay dinadalangin mo, personal, sa sarili mo, the Bible says, you will become a child of God, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa mga kapatiran na nandito ngayon, hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan ninyo. Hindi ko po alam kung ano ang paralas nag-usap ang Banal na Espiritu sa inyo sa pamamagitan ng mensahe. But the altar is open for any of you who want to bring to Him your burdens or prayers. Gusto nyo namin sa Panginoon, meron kayong mahal sa buhay, anak o magulang. Mahal sa buhay na inilalapit sa Panginoon na makatilala sa Kanya. May problema kayo sa trabaho, sa pamilya, o personal, you may come. Let us pray together. Ilapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, natuloy po natin panalangin ng ating building project. Alam naman natin ito ay pinunduhan ng pananampalataya. May I believe that God will provide because this is His. But we need to pray at magkaisa tayo sapagkat tayo ang gagamitin ng Panginoon. Let us pray, Lord. Inilalapit ko po sa inyo ang mga kapatid ko na narito naninito ko. Nag-iusap sa inyo, Panginoon, ay hindi ko po alam kung ang kanila, kung ano ang kanilang inilalapit sa inyo. Marahil meron silang personal na igatin mo alalahanin sa buhay. At hindi ko po sila, Panginoon, pagpalahin mo po sila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung meron silang inilalapit ng mga mahal sa buhay, hindi pa nakilala sa inyo mo. Pray the Holy Spirit will touch their hearts, convict them, so that they will receive our Lord Jesus Christ as their Savior and Lord. Kung meron silang mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa mga negosyo, Panginoon, please give them favor. At pakinggan niyo po ang kanilang kanilin ng pagpalain niyo sila. At lahat ng nandito ay Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kami inatan sa makapaminsalang sakit ang mga bisbira sa Panginoon sa mga daan na dinadaanan namin araw-araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sa ating patuloy, at sa mga patuloy niyo, ay inatan niyo po ang Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let us sing our closing song. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for
last crown calling, and to present us faultless before the presence of His glory with exceeding glory. Yeah. To the only wise God, our Savior, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever in all of God's people will say, Amen. God bless everyone.